Okay na po, sir. So, stand tayo. So, pag nirang mo yung Dempsey, asan si Dempsey? Nawala. Nawala si Dempsey. Yan, ganyan ang itsura ng screen ni Dempsey. Sa laptop pa, sa cellphone iba. Pero yung program, pareho yung syntax. So, ganyan ang itsura ng... Saan kaya yun? Yung nasa screen, yun yung itsura ng Dempsey. Okay? Gagamitin natin yung C++. O yung C language. Yun ang gagamitin natin. Ano ba yung C++? So, ano yung C language? Ano ba siya? Ano siya, Moyle? Ano sa tingin mo si C++? Sir? Yes. Ano idea mo kay C++? Hindi ko po alam, sir. Hindi niya alam, no? Ano yan? C++ is a programming language. Okay? So, anong klaseng programming language? Application development. So, dito, ang mag-de-develop nating program is mostly application. So, pag sinabing application, mga example na application program, kanyari, ano, BIOS. Yan, ano? Pwede gagawa ng BIOS using C++. O kaya... Pwede ka rin gumawa ng antivirus. Pwede ka gumawa ng, ano, ng games using C++. Pwede yun. So, application siya. Application development software. So, programming language siya. Yun yung C++. Ano siya? High-level language. When you say high-level language, naiintindihan nyo yung mga word na ginagamit niya. Yung mga command. Naiintindihan nyo. Medyo naiintindihan nyo. So, ang didiscuss natin dito is, anong ibig sabihin nun? Kung paano gagamitin nyo? Kung paano siya pagsusunod-sunod rin yung syntax, yung structure ng C++. So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. So, mostly, ang magiging output nyo dito is program. Ang isasabit nyo program. Okay? So, before that, tignan muna natin yung structure. Yung structure ng C. Ano ba itsura ng C? Ano ba yung syntax ng C? Paano ba natin iyano yung C? I-structure. Yan. Nakita niyo yung screen ka? Kita niyo. Okay, malabo lang, sir. Medyo malabo lang, no? Kasi maliit. So, yan ang screen. Okay pa kami, sir. Meron ka rin pitong line. Nasa gilid, yun yung line number. Tapos, bawat line, yun yung instruction. So, ang unang-unang ng line, ng C programming is yung tinatawag na library header. So, when we say library header, ano ba yung library? Sa C. Library ng C, yun yung mga predefined procedures or program. Gawa na yun. Tandaan nyo yung diniscuss natin yung ano, procedure. Di ba yung procedure, yun yung sub-program. Tandaan nyo yan, sub-routine. Hindi, no? So, yung procedure, yung mga sub-routine, mga maliliit na program yan. So, marami yan yung C. Marami siyang mga maliliit na program na naka-built-in sa kanya. So, ang tawag doon, library. Mga header library. So, paano natin gagamitin yung header library? So, tandaan nyo na ang unang line, ng C program is yung mga libraries. Implementation ng header library. So, sa example natin, anong nakalagay? Nababasa niya yung line number 1. Kamusta na kayo? Hindi yan. Line number 5 yan. Line number 1. Hindi ko mabasa, sir. So, hindi niyo mabasa. Ano yung
Eleclutlestres? Ano yan? Hashtag? Ah, okay, sir. Hashtag include. Tapos less than symbol. Tapos IO stream. Followed by greater than symbol. So, yun yung nakalagay sa line number one. Yun yung syntax ng line ng ano ng line number one. Ganyan lagi ang itsura niya, wag niyong babaguhin yan. Hashtag include less than symbol, tapos yung library, ang pangalan ng library is IO stream, tapos ended by greater than symbol. Ang pwede niyo lang palitan diyan yung laman. Ano yung laman? Yung IO stream. Maraming klase ng library. Maraming library ang C. So sa atin, ang i-implement lang muna natin is yung IO stream. Ibig sabihin nun, input-output stream. Meaning, ini-implement natin yung mga input-output devices ng ginagamit yung device. Pag kinol natin yung IO stream, i-implement yung program para ma-manipulate nyo yung devices, input-output devices, nung ginagamit yung device. Ano ba yung mga input-output devices? Ano yung input-output devices? Ano example mo ngayon? Sa computer. Ano? Pag-input... Input. Output. Mouse, diba? Ganon. Ayan. Mouse. Keyboard. Keyboard. Monitor. So, yun yung mga input-output devices. Printer. So, yun example ng input-output devices. So, ngayon. Now, pwede na, kailangan natin i-implement yung IO stream para mamanipulate natin yung mga input-output devices. Kaya nandiyan yan sa taas, yung first line yan. Hashtag include less than IO stream greater than. So yan ang syntax. Huwag niyong pagpapalit-palitin yan. Lagi ganyan yan. Okay? Yun yung first line. So yung next line, ang nakikita nyo, ano nakita niya sa next line? Using namespace, sir? Yes. Using namespace std semicolon. So, ang structure or ang syntax niya is using spacebar namespace spacebar std semicolon. So, ganyan yan. Hindi niya nagagalawin yan. As is na yan. Wala na kayong pwedeng baguhin dyan. Ang tanong lang dyan, ano ibig sabihin yan? Para sa anyang using namespace std semicolon. Saan ginagamit yan? Using namespace std semicolon. Paglalagay ng pangalan. Yung dapat sabihin, sir? Dapat sabihin. Ano pa? Yung using kasi, tignan nyo yung first line. Nag-implement tayo ng library. Ano pangalan ng library natin na ginamit? IOS stream. IOS stream, yung library. So take note na yung library is a set of procedures. Program yun. Instruction yun. Meron din siyang mga variables na ginagamit. So, etong next line, using namespace std, semicolon, ini-implement niya yung mga variable na ginagamit ng IO stream. Yung ibig sabihin niyan, kung hindi mo ilalagay yung using namespace std, hindi gagana yung function ng IO stream. Kaya yung dalawang line na yan, magkasunod yan. Hashtag include less than IO stream greater than. Yung susunod na line, using namespace
STD, semicolon. Huwag niyo nang baguhin yan. Wala kayong papalitan dyan. Unless gagamit pa tayo ng ibang library. So, sa mga susunod na example, magbabago yung library natin. No? Okay, so yung third line, may laman ba yung third line? Wala. Pwede mo huwag lagyan ng laman, pwede mo rin lagyan ng laman. Ibig sabihin, wala lang yung third line na yan. Pwede nga listen, pwede nga dyan. Depende nga yun yan kung anong gusto mo. Eh, gusto ko meron is space. So, nilagyan ko. Pero actually, walang function yung space na yan. Pwede nyo alisin pag kayo gumawa. Yung fourth line. Sa fourth line, nakalagay doon, integer, main, function. Yan ang tabasa doon. Integer, main, function. Ano ibig sabihin? Anong syntax? Integer, main, open parenthesis, close parenthesis, open bracket. Laging ganun ang syntax niyan. Hindi mo pwedeng palitan yung main. So dapat integer, main, open parenthesis, close parenthesis, open bracket. Para saan yan? Parang laman, sir. Kung ano yung ilan. Ano yung indicate niyan? Yung pinag-uusapan, sir? Oh, yung line 4. Yung line 4. Declare, sir. May bagong dating si Cortez. So, yung line 4, ibig sabihin yan, yung line 4, ibig sabihin yan, in main function. Meaning, ito na yung main program. Ang pangalan ng main program is main. Open and close parenthesis, function. Kita na main function. So, main function yan. Ang syntax niyan, integer, main, open, close parenthesis, tapos open bracket. So, tignan nyo yung line 7. Ano yun? Close bracket. Diba? Yung line 7. Yung line 7, close bracket yan, meaning, yung main program is magsisimula dito sa open bracket na nandun sa line 4 hanggang dun sa close bracket na nandun sa line 7. So, kung gagawa ka ng program, siguraduhin nyo kung gano'ng karami yung open bracket nyo, gano'n din karami yung close bracket nyo. Partner yun. Now, ano yung line 5 and 6? Ano yung line 5 and 6? Ano yung count? Yan yung body. Count? Yan yung body ng main program. Yung line 5 at saka line 6. Yan yung laman nung main program or nung main function. So, tandaan nyo, ang syntax ng main function is integer, main, open parenthesis, close parenthesis, followed by open bracket. Open bracket. So, yung next line to main function, yan na yung body. So, ano yung nakikita nyo sa line 5? Anong basa nyo dyan? Count. Ha? Isa basa dyan, count. Kuut. Ang basa dyan, see out. Hindi count. See out. Short for character out. See out. Character out. See out. See out. So, ang syntax ng see out, ang syntax ng see out is see out, less than, followed by open quote, tapos yung string, tapos close quote, followed by semicolon. So ano ginagawa ng see out? Ang ginagawa ng see out, pinoproject niya sa screen yung laman ng quotation. Ano ba laman ng quotation? Kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Dot, 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 dot.
So, iyan ang dapat ma-project sa screen. Na? So, ang ginagawa ng see out, pinoproject niya sa screen yung laman ng quotation. Sa case natin, ang laman ng quotation, kamusta na kayo? So, ang syntax ng see out is see out, less than, open quote, string, close quote, semicolon. Yun ang syntax. Hindi nyo pwedeng palitan. Pwede nyo lang palitan yung laman ng string. Kung ano ilalagay ko dyan, yun yung lalabas sa screen. Okay? Line 6. Anong nakalagay sa line 6? Karen? Return. Anong laman ng line 6? Return. Return. Return 0. Yun ang laman ng line 6. Return 0 semicolon. Anong function ng return 0? Semicolon. Para saan yan? So, yung return 0 semicolon, ini-indicate niyan na i-close mo na yung main function. Kaya ang kasunod niyan is yung close bracket sa line 7. So, wala ang gagawin niya. Lalagay mo lang return 0. So, tandaan niyo lang yung return 0 semicolon, inilalagay yan bago ka mag-close bracket. Okay? So, another thing, yung bawat line ng body laging nag-e-end sa semicolon. Ayun o, yung see out, ang dulo niyan semicolon. Return 0, ang dulo niyan semicolon. Okay? Question? May tanong ba? Karen? Karen? Po. May tanong ka ba? Papanoorin ko na lang, sir, ulit para maintindahan ko. Tindihin mo. Bagay, naka-record lang dyan. Pati yung sinasabi nyo, nare-record dyan. Saka yung sinasabi ko. Lahat ng nangyayari, naka-record. Panoorin nyo na lang. Lalagay ko sa Facebook. Ay, Facebook. Saan yan? Sa YouTube. Sa YouTube. Sakit na lang sa ulo niyan. Hindi pwede sa Google eh. Kasi pag lumaki yung file, ayaw na ni Google. So, lalagay natin yan sa ano. Lalagay ko na lang sa YouTube. Gagawa ako ng channel. Ha? Don't forget to subscribe. Okay, sir. Gusto ko yan. Meron akong pinasubscribe sa inyo. Sinubscribe nyo ba? Opo, sir. Salamat na. Pasubscribe naman. Opo, sir. Group, ano yun? Ano yun ha? Grupo ng ano yun, ng mga manlalaro na gustong tumulong sa mga mahihirap. Kung may time kayo, subscribe nyo na lang. Miski hindi nyo na panoorin. Pero ito, pwede nyo ba akong matulungan, sir? Pero itong pwede itong lecture natin, isubscribe nyo to. Ipopost ko to. Okay? So, paano iraran? Try natin i-run using DevSea. Para mag-run ng program using DevSea, ang ipipress nyo lang F11. So, ipipress king F11, ha? F11. Nakita niyo yung output? Nakita niyo yung result? Malabo, sir. Yes, sir. Meron. Pero malabo, sir. Malabo sa inyo, no? Pero sa video, maliwanag yan. So, ano nakalagay sa output? Kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Andun siya sa taas. Tama? Nasa taas siya ng screen. You know, kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? So, yun yung result. Paano sa C++? Yes? Paano sa C++, sir? Ganyan din. Ano nga ulit yung... Ganito ano nga ulit yung pinindot mo, sir? F11.
Sa paano yon? Wala nang F11. Ano ba ginagamit mo? Deb-C? Opo. Deb-C. Meron yon. F11. Meron saan? Doon sa keyboard. Sa pinakataan. Yung function. Baka lang pinipress mo F tsaka 11. Di ba meron F1 to 12? Meron, sa keyboard, sir, meron F1 to 12. Oo, oh, press mo yung F11. Parang, okay, pe-press yung F11, ha? Oo, oh, nag-execute eh. Okay? Ang labo! So, nakita, kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? So, ang problema, nandun sa taas na taas na line. Na? So, dagdagan natin ang argument, yung line 5. So, yung line 5, lalagyan ko ng slash N. Dalawang slash N. Ano ibig sabihin ng slash N? Anong function ng slash N? Para saan yung slash N? Spacer? N. Space? Try natin. So, kung i-execute ko yung program, ano nangyari? Bumaba. Ng dalawang space. Yung kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Tama? Bumaba? Bumaba. Yes, sir. Bumaba. So, meaning, yung slash n, ang tawag dyan, new line. So, pag nag-slash n ka, bababa yung cursor. No? Pupunta siya sa new line. Tsaka niya i-display yung string. Paano ang gusto ko pang dagdagan? Another N. So, kung gusto kong dagdagan ng another C out, di punta lang ako dito sa line 5, i-enter ko yan. Tapos ito type ko, C out, less than, string, ano gusto kong ilagay? Okay naman. Okay naman ako. Kayo. Okay pa ba kayo? Yan. Dugo na po, sir. Yan. So, anong syntax? C out, less than, string, open quote, string, close quote, anong kulang? Semicolon. Ano, sir? Semicolon. So, laging ganun. So, try natin i-execute. Press F11. Ayan. Anong nakita niyo sa display? Magkaduktong. Ayan. Magkaduktong. Di ba magkaduktong? Okay na kayo? Okay pa ba kayo? Ako naman, ako kayo, okay. Okay pa ba kayo? So, bakit magkaduktong? Kasi, hindi ka nag-declare ng bagong linya. Hindi tayo nag-declare ng bagong linya. So, para hindi siya magkaduktong, mag-declare ako ng bagong linya. Saan nilalagay ang new line? Kahit saan, basta nasa loob ng quotation, ng open and close quote. So, ilalagay ko sa harap, slash N. So, slash N. So, pag in-execute ko yan, bumaba na siya. Kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Okay naman ako. Kayo, okay ba kayo? Question mark. Okay? Nasundan? Dali lang, di ba? Ha? Madali lang, di ba? Ha? Dali lang yan. Masasundan niya lang yung mga syntax. Isa pa lang ginagamit natin, C out pa lang. Later on, dadami yan. No? Practice muna. Yan muna. Basta tandaan nyo. Basta tandaan nyo, yung first line, hashtag include less than pangalan ng library greater than. So sa sample natin, yung first line natin, hashtag include less than IO stream, yun yung library ended by greater than. Yun yung syntax ngayon. Huwag nyo nang baguhin yung pagkakasunod-sunod. Next line is using namespace std semicolon. Second line yun.
Yung third line, wala lang, blanco. It's up to you. Gusto nyo lagyan or hindi, okay lang. Hindi. Yung fourth line is, yun yung main program. So, paano may di-declare yung main program? Integer, main, tapos open parenthesis, close parenthesis, followed by open bracket. Laging ganun ang declaration ng main program. Kasunod ng main program, yung body. So, meron tayong dalawang line, ay tatlong line sa body. Dalawang C out, isang return. So, kung titignan nyo, yung bawat dulo ng body, lagi yung may semicolon. Kung gagamit ka ng C out, ang syntax, C out, less than, double quote, open quote, string, close quote, semicolon. Pwede nyo lagyan ng argument. Anong argument? Yung slash n for new line. Pwede rin hindi. Depending ngayon niya kung paano nyo i-implement. So again, may next line ulit tayo. Same structure. C out, less than, quotation, open quote, close quote, semicolon. Pareho lang. Ang nagbabago lang yung laman sa loob. Ilan. Yung dot, sir, kailangan talaga. Needed ba talaga? Hindi, nilagay ko lang. Gusto ko lang ilagay. To emphasize na may ka-continue question. So, tandaan nyo, kung ano yung nakikita nyo sa loob ng quotation, yun yung mag-a-appear sa screen. Maliban dun sa argument. Anong argument? Yung slash n. Kasi yan, function yan. Ang tawag dyan, new line. Pag may encounter ng C language yung slash n, automatic yung cursor, ibababa niya next line. Kaya wala kang nakikitang slash n sa screen. Ang nakikita niya lang, kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Kaya pag in-execute ko yan, pag in-execute natin yan, ang makikita mo sa screen, kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? So, nilagda ka lang ng no? Pero kayo, pwede nyo alisin niya kung gusto nyo. Okay? Nakakasunod? Nanahimik na sila. Okay na. May tanong ba? Ang daming choices. Walang tanong? Sa C11, sir, ganyan din. Alin? Ganyan din ang lalabas pag C++ yung ginamit namin kasi cellphone lang, sir, yung gamit. Oh, ganyan din. Ganyan din ang itatay ninyo. Lumayas yung dalawa na yan. Dalawa lang pwede lang. Pag ganyan ang pattern, pareho lang, sir. Ganyan din yung itatype nyo. Yan ang structure ng C. Ang pinapalitan nyo lang yung laman, yung argument. Okay, sir. Kaya kung gagamit ka ng, kunyari, gagamit ka ng C out, ano ba ginagawa ng C out? Dinidisplay niya yung laman ng string. So, paano mo gagamitin yung C out? So, ang structure ng C out, less than, open quotation, string, close quotation, semicolon. So, lagi ganun. Ang magbabago lang yung laman ng open and close. Except doon sa slash n. Slash n is an argument. Function yan. Pag nag-implement ka ng slash n, ibig sabihin, new line. Bababa mo yung cursor mo. Ay, bababa ni C yung cursor for the next line. Okay? So, isa pa lang ginagamit natin, C out pa lang. Dadami ng dadami yan later on. Lalo na pagdating sa loop. Question? Ba't ang sakit niya sa ulo? May tanong? Wala na. Nanahimik na sila. Okay na. So, ano na tayo? Ha? Nag-iisip. So, activity na tayo. Gagawa tayo ng bagong activity, ha?
I-share ko yun. Ano naman? Huwag naman gano'n. Nag-iisip pa nga eh. Dugo pa yung taksir eh. Hindi kailangan natin gawa. Kasi next week may kadugtong to. Pag di mo nagawa to, walang maiiwan ka na maiiwan. So, maggagawa tayo ng activity. Bubuksan natin yung ating classroom. Wait lang. I-share ko yung screen. Stop ko muna yung recording.